Baka sa isang araw po, it's showtime! 4 years ago, September 10, 2012, nang unang umere ang segment na Showtime, ako ay Pilipino dito sa People's Television Network. Naglalayon po itong magbahagi ng mga nakakapsulang salaysay ukol sa kasaysayan at kulturang Pilipino tungo sa pagkakaintindihan at pagbubuo ng bansa. Karamihan sa mga segment na ito ay hindi lumalampas sa 530 words lamang sa loob ng 4 na minuto. Sa ngayon, mahigit 560 episodes na ang nagagawa at masaya po kami sa mga ulat na ginagamit ito ng mga guro at estudyante sa kanilang pag-aaral ng araling panlipunan. Ito naman po talaga ang layunin ng Showtime, ang maging isang tulay na naglalapit ng kasaysayan sa bayan. Isang estadista o statesman ang tila naging ganito rin ang misyon sa buhay, ang iabot ang edukasyon sa mga mas maliliit. 98 years ago, September 27, 1918, isinilang si Sotero Cosme Hidalgo Laurel II, mas kilala sa tawag na Dr. Teroy. Siya ang ikatlong supling ni Pangulong Jose P. Laurel at ipinangalan sa kanyang lolo na si Sotero Laurel. Nagtapos ng abuga siya sa Universidad ng Pilipinas at nagkaroon ng masterado mula sa Universidad ng Santo Tomas. Sa Estados Unidos, nag-aral ng International at Constitutional Law sa Harvard University at sa Georgetown University. Si Teroy ay naging isang guro. Nagturo ng bata sa Far Eastern University at sa Philippine Law School. Ngunit, ang kanyang ama na si Pangulong Jose P. Laurel ay nangarap. Hindi naman lahat ng kabataan ay maaaring mag-aral sa pinakasikat na mga universidad sa bansa. Kailangang maabot pa rin nila ang kalidad na edukasyon. Kaya, itinatag ni Laurel ang isang maliit na kolehiyo, ang Lyceum of the Philippines, na nasa Intramuros sa Maynila noong July 1952. Ang kanyang anak na si Teroy ang kanyang naging executive secretary. Ito ang itinuturing na pamana ngayon ni Jose P. Laurel, ang Lyceum of the Philippines. Subalit, si Dr. Teroy ang siyang naglapit sa mga probinsyano ng edukasyon ng Lyceum. Itinatag niya ang Lyceum of the Philippines Batangas noong 1966 at ang Lyceum of the Philippines Laguna noong taong 2000. Kaya naman, hindi lamang siya guro ng saligang batas, delegado ng Constitutional Convention ng 1971 at senador na tumindig laban sa pagpapanatili ng mga base ng Estados Unidos sa bansa mula 1987 hanggang 1992. Mas kilala siya ng mga Lycean sa Tibong Katagalugan bilang ang kanilang minamahal na puntador. Sumakabilang buhay si Sotero noong 2009. Mayroon akong tula ng aking mga adikain na isinulat ko noong 2007 na nais ko ring ialay kay Dr. Teroy. Gawin niyo akong tulay. Ako ay pinagpalang mag-aral ng kasaysayan na natuto mula sa mga dalubhasa, na nakapagpalitang kuro-kuro ang mga magagaling, na nakapag-aral sa pamantasan, na pag-aralin ng mamamayan. Kaya bukas ang aking palad. Bukas sa pagbabahagi ng aking natutunan, bukas ang sarili at pagkatao, bukas na ialay, pawis at panahon upang lalong maintindihan ng aking mga estudyante at ng kabataan kasaysayan ng bayan sa Pilipinong pananaw. Gawin niyo akong tulay sa pagitan ng akademiko at tao. Gamitin niyo ako upang mabatid nila ang magagandang tuklas ukol sa kanila, ang dakilang kalinangan, ang matapang na punyagi sa ikaiibayo ng pagkakaisa at pagkabansa. Ako po si Xiao Chua para sa PTV News. And that was Showtime. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.